MAPE 2 Health Week 2 Mga paraan ng tamang pagpapahiyag ng damdamin o saloobin. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Kasanayong pagkatuto at koda expresses positive feelings in appropriate ways. Nice kung tignan ninyo ang mga larawan. Ano ang inyong nakikita? Mahusay. Batang napapagalitan ng magulang. Batang may sakit, nadulas at napahiya. Batang hirap sa pag-aaral. Batang inaaway ng kanyang kalaro. At batang nasigawan ng ibang tao. Sa tingin ninyo, ano kaya ang kanilang nararamdaman? Sila ba ay masaya o malungkot? Nangyari na ba sa inyo ang mga sumusunod na larawan? Ano ang naramdaman mo nung araw na pinagalitan ka ni nanay? Maaari mo ba itong ibahagi sa klase? O sa tuwing ikaw ay may karamdaman, anong iyong nararamdaman? Kayo bilang mga bata, naranasan niyo na bang mapagalitan ng inyong mga magulang, ang awayin ng inyong mga kalaro, ang sumuko sa inyong pag-aaral? Sa lahat ng inyong mga karanasang ito, paano naibsan ang inyong kalungkutan? Lagi ninyong tatandaan na sa araw-araw ng ating buhay, dumadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok. May tanong ako sa inyo mga bata, paano nyo naman naiibsan ang kalungkutan ng inyong mga kaibigan o kakilala? Kapag nakita mo ang iyong kaibigan na malungkot, anong iyong ginagawa? Paano mo siya napapasaya? Minsan, may nagagawa tayong kilos o bagay na imbes na maibsan o mawala ang kalungkutan ng iba, ay nakukuha pa nating lalo pang saktan ang kanilang damdamin nang hindi natin namamalayan. Sa aralin natin ngayon, matututunan ninyo ang ilan sa mga paraan kung paano ipahayag ang inyong saloobin o damdamin upang maiwasan ang makasakit ng inyong kapwa. Narito ang ilang mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Una, maging mahinahon sa pagsasalita. Huwag sisigawan ang taong kausap. Ikalawa, gumamit ng mga salitang may paggalang tulad ng po at opo. Ikatlo, isipin muna ang mga bibitawang salita lalo na sa panahon na ikaw ay nagagalit. Hindi ba't kapag galit ang isang tao, may mga salita siyang binibitawan na nakakasakit sa damdamin ng taong kausap. Ika-apat, maging mapagkumbaba sa ibang tao. Be humble. Kung alam mo na ikaw ang nagkasala, matutong humingi ng tawad. Ikalima, maging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng kapwa.
Alamin ang kanyang pangangailangan. Kung meron siyang problema, maaaring makinig sa kanyang mga problema. At kung alam mong nakakasakit ang salitang iyong nais sabihin, mas maigi na tumahimik na lamang. Ika-anim, pakinggan at itindihin muna ang sitwasyon bago magsalita. Mas magiging mabuti o matiwasay ang pakikipag-usap kung iintindihin muna ang sitwasyon bago magsalita o magalit. Kung sa lahat ng pagkakataon, maaalala mo ang mga nabanggit na mga paraan na inyong nabasa at natutunan, walang dahilan na kayo ay magkamali o makasakit ng damdamin ng inyong kapwa. Parating tatandaan na sa pagpapahayag ng inyong nararamdaman, kailangang maiparating nyo ang mensahe ng pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, pagdamay at higit sa lahat ang pangunawa. Dapat maging malawak ang ating pag-iisip. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Gawain 1. Pumili sa mga larawan sa ibaba upang ilarawan ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Sasabihan ko siya na magpahinga muna para makabawi ng lakas. Kanino mo ito sasabihin? Ikalawang bilang. Tutulungan ko siyang bumangon para hindi niya maramdaman ang pagkapahiya sa kanyang pagkadulas. Tutulungan ko siyang bumangon para hindi niya maramdaman ang pagkapahiya sa kanyang pagkadulas. Ikatlong bilang, tutulungan ko siya sa mga aralin na nahihirapan siya. Tutulungan ko siya sa mga aralin na nahihirapan siya. Ikaapat na bilang, sasabihin ko sa kanya na mahal siya ng kanyang mga magulang kaya siya napagsabihan. Sasabihin ko sa kanya na mahal siya ng kanyang mga magulang kaya siya napagsabihan. Ikalimang bilang, kakaibiganin ko pa rin siya hanggang maging mahinahon siya. Kakaibiganin ko pa rin siya hanggang maging mahinahon siya. Gawain 2. Piliin at isulat sa kaderno ang mga paraan ng pagpapakita ng kasiyahan. Piliin at isulat sa kaderno ang mga paraan ng pagpapakita ng kasiyahan. Number 1, tanggapin ng may kababaang loob ang mga pagbati. Tanggapin ng may kababaang loob ang mga pagbati. Number 2, isigaw ang pagkapanalo hanggang sa marinig ng lahat ang iyong kasiyahan at makaramdam ng pagmamaliit ang iyong mga kalaban. Isigaw ang pagkapanalo hanggang sa marinig ng lahat ang iyong kasiyahan at makaramdam ng pagmamaliit ang iyong mga kalaban. Number 3, tumulong sa paglilinis ng bahay upang ipakita ang kasiyahan at pagkakaroon ng masayang pamilya. Tumulong sa paglilinis ng bahay upang ipakita ang kasiyahan at pagkakaroon ng masayang pamilya. Number 4, pumalakpak ng may kasamang sigaw sa tuwing makakasagot sa mga tanong ng guro. Pumalakpak ng may kasamang sigaw sa tuwing makakasagot sa mga tanong ng guro.
Number 5, alagaan si bunso lalo na sa tuwing pinamimili ni nanay ng pasalubong. Alagaan si bunso lalo na sa tuwing pinamimili ni nanay ng pasalubong.